So tuloy-tuloy na nga ang NBA training camp. At syempre tuloy-tuloy din ang pagpa-practice ng mga NBA teams. Isa na dyan syempre ang Los Angeles Lakers na defending champions. Tuloy-tuloy nga rin sila sa pagpa-practice. At ito nga si LeBron at ang kanilang bagong squad ay syempre gusto nang maging maganda ang kanilang chemistry para pagdating ng NBA season ay maganda na ang kanilang nilalaro. At ito namang Golden State Warriors ay nagpa-practice na rin. Nasa day 4 na rin yata sila ng training camp nila. Itong si Steph Curry ay syempre healthy na matapos na ma-injury ang kanyang kamay last season. So mukhang ready na to si Steph Curry at syempre ang kanilang mga bagong addition na sila Kelly Oubre Jr. na nanggaling sa Phoenix Suns at si Kent Bazemore na dati na ring Warrior at syempre naging kakampi siya ni Steph dati nung nasa Warriors pa siya. So guys, may tanong lang ako sa inyo. Ano bang ini-expect nyo dito sa Golden State Warriors? So tingin nyo ba ay makakapasok sila sa playoffs or hindi? Pero para sa akin, kung ako ang tatanungin nyo, sa tingin ko ay kayang pumasok ng Golden State Warriors dito sa playoffs kahit mga 5th to 8th seed, kaya siguro nilang abutin. So comment down below guys kung sa tingin nyo ay saan naabutin itong Warriors ngayong season. Ito naman si Russell Westbrook ay mukhang nag-e-enjoy sa pagpa-practice kasama ang kanyang bagong team na Washington Wizards. So si Westbrook nga ay mukhang gustong ma-improve sa buong NBA fanbase at sa buong NBA na kaya niya pa rin magdala ng isang NBA team sa playoffs. At kasama niya pa ngayon si Bradley Beal, syempre matutulungan niyan para itong Wizards ay madala nga nila sa playoffs dito sa Eastern Conference. So may tanong ulit ako sa inyo guys, ito bang Beal and Westbrook duo ay mag-work together? Kung sila ba ay magkakaroon ng deep playoff run dito sa Eastern Conference Finals or mga hanggang first at second round lamang sila? Comment down below ano sa tingin nyo at anong opinion nyo dito sa tanong na ito. At ito rin Detroit Pistons ay nagpa-practice na rin kasama kanilang veteran na player na si Derrick Rose at si Blake Griffin. At
at ang kanilang famous rookie na si LiAngelo Ball. Hindi natin alam kung itong si LiAngelo Ball ay mapupunta sa rotation pagdating ng NBA season. Pero itong si LaVar Ball ay nakumpleto na nga ang kanyang sinabi years ago na ang kanya tatlong mga anak daw ay mapupunta sa NBA. So natupad niya na nga yun. Kudos to him dahil yung mga talk niya na yun, yung mga trash talk niya na yun ay natulungan na itong mga anak niya na makukuha ng media attention at matingnan kung papasawa talaga sila sa NBA standards. Anyways guys, ayun lamang para sa ating video ngayong araw. If you guys like the video, make sure to like the video. And if non-subscribe, syempre mag-subscribe na dahil everyday meron tayong mga ganitong NBA update. So kung gusto nyo mga update, subscribe syempre. So yun lamang, see you guys next video. Bye!